noong 1972, ang Haribon Foundation for the Conservation of Natural Resources Incorporated o kilala bilang Haribon Foundation. Ito ay isang samahan sa pagiging miyembro na nakatuon sa kahalagahan at pagprotekta para sa conservation ng Philippine Biodiversity. Ang Haribon ay hango sa salitang Haring Ibon na siyang tawag din sa Philippine Eagle. Ito ay pinangalanan dahil sa pagkakaroon ng mga hari ng mga ibon at isang batayan para masukat ang kalagayan ng kagubatan. Nilalayon ito na bumuo ng grupo ng mga tao na susuporta sa mga environmental issues at unahin ang mga hakbang ukos sa conservation gaya ng pag-iingat sa habitats at mga site, batay sa solid scientific at socio-economic research. Ang Haribon Foundation ang nangungunang environmental organization sa Pilipinas at nagbigay daan upang magkaroon ng Philippine Environmental Movement. Sa pagkakatatag nito, ang bawat individual na tinuruan nila ay naging instrumento upang pasimulan ang iba pang ahensya sa bansa na kumakalinga sa kalikasan. Alamin ang malaking bahagi ng Haribon Foundation sa loob at labas ng ating bansa. Sa talakayan kasama si Ms. Aileen Fuentes. Ako si Jinky Perlustica at approve sa amin ang organisasyong ito. Thank you very much, Chai and Jinky. Mga kaibigan, it's an honor to have with us today ang representatibo ng Haribon Foundation. Matagal nang naririnig natin ito. Halos magkasabay kami ipinanganak nito dito sa Pilipinas. At kasama natin ngayon, mga kaibigan, si Dr. Margarita Lavides. Siya po isang doctor in Marine Science and OIC Manager ng Research Department ng Haribon Foundation. Doktora, magandang gabi. Magandang gabi, Elaine. Marge na lang po ang itawag niya Dr. sa akin. Marge. May doctor pa rin. Mahirap kayang kunin yung diploma ngayon. Oh, sige po. Okay, Dr. Marge, sa dinami-dami, ang Pilipinas ang isa sa pinaka sa rehiyon ano, na richest in flora and fauna. Ibig sabihin, halaman man yan, hayop man yan, insekto man yan, mayaman dito. Why did Haribon Foundation first focus on the birds? Noong 1972 kasi, merong isang grupo ng magkakaibigan na galing sa ibang bansa at mga Pilipino rin na nakita yung kalagahan ng mga ibon. Dahil ang mga ibon ay tinatawag nating indicator of ecosystem health. Okay. So ibig sabihin, kung wala na ang mga ibon or kung may nangyayaring di maganda sa mga ibon, ibig sabihin hindi negatibo na rin ang signal ng ating mga ekosistema. So, yun, kaya nag-focus doon ang isang grupo na magkakaibigan na tinatawag noon na Haribon Society. Society, because of Haring Ibon. Oo, because of Haring Ibon, Philippine Eagle. The Philippine Eagle. Oo. It's very easily understandable, no? Kasi nga naman doon sa mga mataas ang pollution, doon sa masyadong congested ang mga living quarters, bihira ka makakita ng ibon. Correct. Kukunti na lang. Okay? Correct yan, Elaine. Pati yung diversity nila, nababawasan. Yung dati na ang dami natin, tumingala lang tayo, no? Nakadapo sa mga poste, iba-ibang klaseng ibon. Ngayon, isa, dalawa na lang. Pag nakatatlo ka pa, medyo maganda-ganda yung environment mo. At kung mapapansin mo, kung mas maraming natibo or native species, native tree species, mas maraming ibon at mas maraming iba't-ibang samot-saring buhay, ang tinatawag na biodiversity. Okay. Doktora, Dr. Marge, meron bang kinalaman yung migration ng mga ibon? Kasi dumadaan dito sa atin, ano? Oo. Kaya isa sa mga tourist attraction na dito, Dako ng Pampanga. Correct, Candaba. Candaba, oo. May kinalaman din dito kung bakit ang particular focus at the beginning of Haribon are the birds? Kasama na yan. Okay. Oo, kasama na yan dahil tayo nga ay tinatawag na East Asian Flyway. Right. Highway tayo. Isa tayo sa highway. Tayo na dinadaan na, correct, nanggagaling sa Siberia yung ating mga ibon na dumadapo dyan, malapit, marami sa Candaba. Right. So, kasama na yan kung bakit sa una, ang focus ng grupo na to ay ibon. Ibon. Pero pagkalaon, nag-focus na rin ang Haribon sa karagatan. Okay. Yeah. Oo, meron akong natatandaan before. It was a short video and I think I saw it during one of the Haribon participative events, no? Yung whale. Kasi dati nagkaroon ng campaign because